Hello guys, welcome back to our channel. Voice P the Blogger. Mag-ulot na lang tayo. Needs arts and crafts. Mag-ulot na lang tayo, ulot. Saan ang ulot? Ulot. Sige. Pagpunta sa kung saan man. Saan kami dalhin ang aming saan kami dalhin ang aming mga paa? Sino tao din sa Burgi Malip? Ulan. Ha? Sabado? Kanina? Sheila. Sabado na yun? Sarado na? Pagano? Sheila. Royce Key the Blogger? Royce Key the Blogger? Yes. Needs arts and crafts. Sabado lang nga po? Sabado na? Yun. Kasi? Walang tao, pagano? So, tingnan natin guys, ang ganda ng Spanya. Ng Vic, particularly ng Vic, kasi dito narito kami. yung mga dadaanan natin, napaka, kahit taglamig, may araw siya. So, kaya masaya, masaya na hindi ka madi-depress, hindi ka malulungkot, ganyan. Kahit walang pera, okay lang. Basta makagala, basta may gasolina, okay na. Go, go, go! Ayan guys, andito pa rin tayo sa kahabaan ng Carimanlleo. Ayan, going to San Hipolite. San Hipolite, kung saan naroon yung Maradadeo de la Gleba. Ang simbahang favorite namin puntahan. Lahat naman ng mga simbahan dito na bi-visit na namin. Pero ito talagang Maradadeo de la Gleba ay iba talaga. Maraming mga nag-grant sa amin na mga wish namin dito sa simbahang ito. Alam po kung dahil din sa ating faith, but ang ganda ng simbahang ito. So sana sa ulot na lang kami pupunta diretso, pero napag-isipan namin at sadyang pinaplano naman talaga namin na dumaan muna sa Maradadeo de la Gleba bago kami pumunta ng ulot. So ito, itong kahabaang ito, itong way na to ay ito yung way papunta sa San Hipolite, ano, sa Maradadeo de la Gleba. Ayan, so nakamotor lang naman tayo ngayon at first time naming magmotor, first time naming gumala ng nakamotor papunta, or I mean first time naming pumunta sa Maradadeo de la Gleba na nakamotor. So, isa rin yun sa, alam niyo naman, ang itong hilig ng aking husband. Gustong-gusto niya yung nakamotor. Pero ako ay medyo hindi komportable. Hindi ako komportable sa motor, guys. Mas gusto ko talaga nakakotse. So, sinasamahan ko lang siya dahil yun ang kaligayahan niya. Sabi nga, bilang mag-asawa, minsan, samahan mo rin siya sa hilig niya. Samahan rin natin siya sa mga gusto niya. And feel ko talagang ang sayang-saya talaga siya. Ayan guys, wow, ang ganda ng langit, no? Blue sky. Akala nyo kung titingnan natin sa video na to at hindi naman natin nararamdaman, wala naman tayong ibang nakikita kundi yung kalawakan, yung ating mga dinadaanan. Kung iisipin natin, parang summer siya, no? Pero hindi, super lamig guys ngayong mga panahong to. Ayan, medyo tumataas na yung ating video kasi ang bilis, ang lakas ng hangin. So ayan, tingnan niyo naman ang mga pataniman. Ayan, nature talaga ang lugar na to. Mayaman sa nature. Ayan, mga pataniman. Pero mapapansin din naman natin yung difference ng summer and winter, parang pareho lang din, no? Kasi pag summer, di ba, pag sobrang init like sa Madrid, yung mga dahon ng puno nawawala din, parang nagiging brown din sa sobrang init, guys. Pero ito, sa sobrang namang lamig, syempre, alam naman natin, nawawala rin ang dahon ng mga puno. So, ayan, kaya siya ay ganyan. Guys, kung sa weather na ito ay kung sa mga dahon na to, sa mga puno na to na halos naubos na, mga na hindi naman ganun talaga kasaya
'di ba? Pag ang mga puno ay green, masaya, 'di ba? Masaya ang feeling. Pero guys, kung hindi ganoon, kung hindi maaraw ang lungkot. Ayan guys, kung nakikita niyo, ito yung pabrika ng pabrika ng gatas dito sa Spain, sa Vic. Kaya naman guys, mura dito ang gatas, mura dito ang fresh milk. Mura dito ang yan, gatas na ganyan. At dito rin, kung sa atin sa Pilipinas, di ba, pag natitimpla tayo ng gatas, tubig, kape, ayan. And then, saka natin lalagyan ng kaunting gatas, pampalasa na, di ba? Dito, guys, purong gatas, dun ka magtitimpla ng kape. Yung gatas, iinit mo, and then, lalagyan mo ng kape. Ganun, puro, as in puro. Kasi nga, mura ang gatas dito. Ayan, okay, wow, nice weather talaga, guys. Ayan, so nasa highway na tayo guys, ang lakas ng hangin, grabe, ang lakas. So ayan, ang ganda-ganda ng langit, talagang ang saya-saya. Ayan, Santa Cecilia de Boltrega, kung lalabas tayo sa way na yan, doon ang punta natin. So straight pa rin tayo, ayan, nakalagay na yung signboard, Mara de Deu de la Gleba. Ayan, ganyan, guys, ang kapag mamamasyal ka dito. So, ganda, no? Ganda. Nagagandahan ba kayo, guys? Kung nagagandahan kayo, comment naman kayo dyan. And, kung nasisiyahan din sa pinanonood nyo. Ayan. So, para na rin kayong nakarating sa... Kung nasaan man kayo, kung nasa Pilipinas, nasa Amerika, nasa ibang panig ng mundo, para na rin kayong nakarating dito sa Espanya, sa Barcelona. Bueno, ito ay outside Barcelona or outside Barcelona City. But nasasakop ng Barcelona, City of Vic. Okay, Catalonia, ayan. Kaya ang salitaran dito ay Catalan. So, malapit na tayo, guys. Medyo malapit na tayo. So, ayan, nasa highway pa rin. And, minsan nakakatakot ding mag-biyahe-biyahe dito. Ngayon nga lang ay kakunti ang mga sasakyan. Because today is Saturday. Saturday ngayon. And, yun nga. Dahil nga, katatapos lang namin magka-COVID. Pasyal-pasyal agad tayo, guys. Para, yan, La Gleba. Papansin nyo na, La Gleba. Nasa bayan na tayo ng... nasa Pobla na tayo ng La Gleba. At pupunta tayo sa simbahan ng La Gleba. Ang Mara de Deu de La Gleba. Yan. Going up. Medyo paahon tayo, guys. So, yan. And then, pababa naman. Pagbaba natin, ayun na. malapit na. Ayun, natatanong nyo ba yung tower na yun? Ayun. Yun na ang tuktok ng simbahan. Doon nakalagay ang kampana ng simbahan. Ayun. Ayun na mismo yung building na yun. Natatanong nyo ba ang building na yun? Yun na mismo ang simbahan, guys. Nasa ibabaw siya ng bundok. Nasa ibabaw siya ng maliit na bundok. And then, pag nakatayo ka doon, makikita mo yung kalawakan ng La Gleba. At lampas pa sa La Gleba mismo, mga kanugnog na The Pobla. O barrio, kung tatawagin natin. Ayan na. Look, guys. Oh, so, nasa rotonda na tayo. Go ng San Hipolit. Going to the church. Ayun na simbahan. Ayan, guys, ang simbahan. See? Kaya ang ganda ng ano niya, ng tayo niya, nasa ibabaw siya ng malabundok. Malabundok na lugar. Ayan, so aahon tayo. Going here. Ayan, the tower. La Gleba. Ayan, ang simbahan. Ba't lagi yung feeling ko pag nakikita ko yung simbahan na yan? Ayan. So, very solemn. Ang tahimik, guys, ng ano, ng lugar na to. Tahimik talaga. Ayun, katulad din naman sa... dito naman sa Vic,
at sa mga kanunod ng mga Pobla. Ayan, may konting restaurant. Ayan. Pero yung restaurant na yun, eh, dahil nga sa kakaunti ang tao dito, eh, may oras ang pagbubukas at malimit ay sara. Ayan. So, yan ang school. Eskola ng Lagleba. And ayan na guys, ang simbahan. Look at the church guys. Ang pagkakaganda-ganda, diba? I love this church talaga guys. Dami na namin naisama dito guys. Lahat ng mga dumarating dito, isinasama namin dito. Ayan guys, andito na tayo again. Royce the blogger and needs arts and craft. Okay? So ayan, napakita ko nga sa inyo ang simbahan yan. Napaka miracle para sa amin. Talagang siguro nga dahil sa iyong faith din, sa iyong paniniwala, napakaganda, napakasolid. Iba yung pakiramdam mo pag napunta ka dito. So sige guys, magdadasal muna tayo, mag-wish muna tayo, papasok tayo sa simbahan. Konting picture-picture ulit after ilang taon tayo nakapag-picture dito? Hindi lang. Before pa tayo pumunta ng UK? Ayan, so here we go again. Tayo sa loob. Ayan ang kabuuan ng simbahan. Sa labas. Ang view. Ang simbahan sa labas. Ayan guys, si Nick's Hatchet Craft. Visiting Lab Leva. Simbahan ito ay napakasimbolis. Binubuo pa rin namin. Malapit na pala kami guys mag 48 oras na laang. Hanggang ngayon ibinubuo pa rin namin ang aming mga pangarap. So yun guys, yun yung lagi namin ginagawa. Nagsisindi kami ng kandila sa bawat sa simbahan kasi hindi naman talaga kami nakakaabot sa mga misa eh, kaya nagsisindi na lang kami ng kandila at para sa aming mga wishes. So thank you guys for watching and see you for my next video. Bye.